Northwestern University, wala raw psikolohiya ang mga Pinoy. Ang naging sulimanin ng aghang panlipunan sa Pilipinas noong kanyang panahon ay masyado ang pagkapako sa pagbasa ng pagkataong Pilipino sa mga modelo at konsepto na nagmula sa ibang bansa. Ano nga ba ang Sikolohiyang Pilipino? Ayon sa akdang Sikolohiyang Pilipino, A Legacy of Virgilio G. Enriquez ni Rogelio Pepua mula sa The University of South Wales at Elizabeth Patasio Marcelino mula Universidad ng Pilipinas, ang Sikolohiyang Pilipino ay nagmula sa mga karanasan, pag-iisip at oryentasyon ng mga Pilipino base sa kanilang kultura at wikang ginagamit. Ang daang patungo ay isa sa mga indigenization from within kung saan ang theoretical framework at methodology ay nagmula sa mga karanasan ng mga taong parte ng katutubong kultura. Ito ay nagbabase sa tasahan ng kasaysayan, sosyo-kultural na realidad, pagkakaunawaan ng lokal na lengguwahe at katangian ng mga Pilipino, at sa pagpapaliwanag ng mga ito gamit ang perspektibong katutubong Pilipino. Ang kinalabasan ay kaalaman sa mga konseptong katutubo, pag-unlad ng katutubong pamamaraan ng pananaliksik, at pagsuri ng kaugalian, bagong direksyon sa pagturo ng sikolohiya, at aktibong partisipasyon mula sa mga organisasyon ng mga Pilipinong sikolohista at social scientists sa ibang bansa o sa Pilipinas mismo. Ngayon ay tignan naman natin kung paano nagsimula ang Sikolohiyang Pilipino. Kahit noong kolonya pa ang Pilipinas ng Kastila at pagkatapos USA, academic psychology o ang sikolohiya na tinuturo sa mga paaralan ay halos lahat ay Western na teorya at metodo. Marami sa mga intelektual na Filipino ay hindi sang-ayon sa interpretasyon ng mga dayuhan sa mga pag-uugali ng mga Filipino. Nagpatuloy ang pagtanggi ng interpretasyong iyon habang nakikibaka ang mga Filipino para ihayag ang ating nasyonal at kultural na identidad. Noong 1960s, maraming mga Pilipinong scholar ay sensitibo na sa hindi sapat at patas na Western orientasyon sa sikolohiya. Halimbawa, sa aspetong personalidad, ang Western approach ay nagresulta sa paglalarawan sa Filipino bilang judgmental and impressionistic point of view of the colonizers. Linarawan din ang komunikasyon ng Filipino bilang mapanloko at mas hindi sapat na verbal description ng realidad kaysa sa pang-aalaga ng mga damdamin ng ibang tao. Subalit, noong 1960s, walang naging sama-samang pagsikap para itanggi at itama ang tradisyonal na pagturo ng sikolohiya. Noong 1970s pa lamang ito naging formal noong umuwi si Virgilio Gaspar Enriquez ng Pilipinas, galing Northwestern University, USA, na may PhD sa Social Psychology at pinakilala kaagad ang sikolohiyang Pilipino. Kasama ang chairman noon ng Department of Psychology ng University of the Philippines na si Dr. Alfredo V. Lagmay, inumpisa nila ang kanilang pananaliksik ng historical at kultural na ugat ng Philippine psychology. Kasama sa kanilang pananaliksik, ang pagkilala ng katutubong konsepto at daan patungo sa sikolohiyang Pilipino at sa pagbuo ng malikhain at pagiging mapag-imbento kabilang sa mga Filipino. Mula sa pananaliksik na ito, nakabuo sila ng 2-volume bibliography para sa sikolohiyang Pilipino at isang lokal na personality test na tinatawag Panukat ng Ugali at Pagkatao. Noong 1975, si Virgilio Enriquez ay naging chair ng unang pambansang komperensya sa sikolohiyang Pilipino na naganap sa Abelardo Auditorium sa UP. Sa komperensya na ito, ang mga ideya, konsepto at mga formulasyon sa sikolohiyang Pilipino ay formal na ipinahayag. At doon nagsimula lahat kay Virgilio Enriquez. Kilalanin pa natin ang itinuturing ama ng sikolohiyang Pilipino. Si Enriquez ay pinanganak sa probinsya ng Bulacan, Philippines. Mula bata pa, sinanay siya ng kanyang amang matatas na magsalita sa kanilang katutubong wika na Filipino. Sa 1963, nagsimula na si Enriquez magturo sa University of the Philippines. Mula 1965, Filipino na ang paraan ng kanyang pagturo. Halimbawa, sa isang pagsusulit sa klase tungkol sa sikolohiya, ang panaginip ay hindi nasalin sa Ingles dahil ito ay totoong panaginip na kwento sa kanya ng isang residente ng Bulacan. Noong 1966, umalis siya ng Pilipinas para ituloy ang kanyang pag-aaral sa United States. Pumalik siya ng Pilipinas noong 1971 matapos niyang malaman na ang mga estudyante ay nagiging masigasig kapag ang klase ay nasa Filipino. Ang kanyang Western education naman ay ang nag-udyok sa kanya na maging mas Filipino-oriented sa kanyang pagturo at pananaliksik sa sikolohiya. Tinayo niya ang Philippine Psychology Research House na naging tahanan ng materyales tungkol sa sikolohiyang Pilipino na putuloy na dumadami.
Naging tahanan rin ito ng mga taong na nabigyan inspirasyon ni Enriquez at sa huli, sila rin ay nakaambag sa pagsulong ng Sikolohiyang Pilipino. Si Enriquez rin ay naging chairman ng Department of Psychology mulang 1977 hanggang 1982. Minotivate niya ang kanyang mga estudyante na magsulat sa Filipino para sa kanilang mga papeles para matuklasan nila ang mga mahalagang ethnic concepts. Dahil dito, ang paglago ng national language natin ay nagpatuloy. Nagturo rin siya sa De La Salle University, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, University of Santo Tomas, at Central Escolar University. Naging visiting professor naman rin siya sa University of Hawaii, Tokyo University for Foreign Studies, University of Malaya, at University of Hong Kong. Sa buong buhay niya, nakatanggap siya ng maraming mga awards para sa kanyang mga ambag sa pagkaalam ng Sikolohiyang Pilipino at Sikolohiyang Asya. Ngunit ang pinakamakabubuluhang award niya ang Outstanding Young Scientist of the Philippines from the National Academy of Science and Technology noong 1982. Noong siya ay pumanaw na, nabigyan rin siya ng posthumous award, National Achievement in the Social Sciences by the Nation Research Council of the Philippines, dahil sa kanyang namumukuntanging kontribusyon at publikasyon niya sa national na level. Ngayon na alam na natin ang pinagmulan ng Sikolohiyang Pilipino at kung sino ang ama ng Sikolohiya ng Pilipinas, palalimin naman natin ang alam natin tungkol sa Sikolohiyang Pilipino. Ang Sikolohiyang Pilipino ay ang study of diwa o psyche. Ang diwa ay ang philosophical na konsepto ng essence at mga konsepto sa sikolohiya mula kamalayan hanggang motibo hanggang pag-uugali. Noong nag-uumpisa pa lamang ang Sikolohiyang Pilipino, naka-focus ito sa klase ng indigenization na halos nagbabase sa simpleng pagsali ng mga konsepto, pamamaraan, teorya at pagsukat sa wikang Filipino. Halimbawa, ang mga psychological tests na nasalin sa lokal na wika at binago ng kaunti ay nagbuo ng Philippine-type version ng mga test. Subalit, nung hindi ito gumana sa pagbibigay hustisya sa tunay na pagiging Filipino, ibang klase ng indigenization naman ang ginamit na tinatawag indigenization from within, kung saan hinahanap na talaga ang katutubong sikolohiya mula sa kultura mismo at hindi galing sa mga banyagang kaalaman na nagpapanggap bilang lokal. Ang pangunahing diin ng Sikolohiyang Pilipino ay pagyamanin ang national identidad at malay, pakikilahok sa lipunan at sikolohiya ng wika at kultura. Sa pagkaaral ni Salazar, naipaliwanag niya ang pinagmulan ng Sikolohiyang Pilipino at paano ito magkakaugnay. Ito ang academic-scientific, academic-philosophical, ethnic at psychomedical psychology. Isa-isahin natin sila. Una ang academic-scientific psychology. Ito ay tumutukoy sa Western na tradisyon. Nagkataon na umusbong rin ang scientific psychology na mula naman sa bansang Alemanya. Pangalawa ang academic philosophical psychology. Ito naman ang tinuturo sa mga eskwelahan na pinamumunuan ng mga Heswita at iba pang monghe. Ito ay makikita sa Universidad ng Santo Tomas at sa iba pang katolikong paaralan. Pangatlo ang ethnic psychology. Ito ang pag-uugnay ng siyentipiko at pilosopiyang sikolohiya sa pamansang sikolohiya. Kasama na rito ang indigenous psychology kung saan pinag-aaralan ang wika, kultura at literatura ng mga Pilipino gamit ang mga katutubong konsepto. Ang sikolohiya ng Pilipino naman ay tungkol sa pagtingin ng mga dayuhan at mismong mga Pilipino tungkol sa mga Pilipino. Ang practice of psychology by Filipinos ay patungkol naman sa paggamit ng sikolohiya sa larangan ng pagkamot. Ang huli, ang psychomedical system with religion as cohesive element and explanation. Ang prinsipyong diin ng Sikolohiyang Pilipino ay ang identidad at national consciousness, social awareness at involvement, at ang sikolohiya ng wika at kultura at mga aplikasyon nito sa kalusugan, agrikultura, sining, mass media, relihiyon, at iba pang aspeto ng buhay ng Pilipinong mamamayan. Sa usapin ng protesta, ang Sikolohiyang Pilipino ay kontra sa sikolohiya na pinapalaganap ang kolonyal na lagay at isipan ng mga Filipino. Laban ito sa sikolohiya na tinatapakan at pinagsasamantala ang masa. Tungkol sa psychological practice naman, nag-e-endorse siya ng conceptualization of psychological practice sa kontekstong Pilipino. Halimbawa, imbes na industrial psychology, livelihood psychology. Imbes na clinical psychology, health psychology. Ito rin ay sinasama ang mga folk practices o indigenous techniques of healing at community or rural psychology. Hindi lumalayo ang Sikolohiyang Pilipino sa universal psychology, kundi ang kabiligtaran. Ito ay lumalapit. Hindi ito anti-Western sa teorya o pamamaraan, hindi lang ito sang-ayon sa hindi pumipili ng gamit ng paglalapat ng Western knowledge. Noong 1975, para sa klase ni Virgilio Enriquez,
Si Carmen Santiago, isang postgraduate student sa UP, ay inaral ang pagkalalaki. Wala itong katumbas sa Ingles, pero ang pinakamalapit ay masculinity o maleness. Ang aralin na ito ay iniba ang direksyon ng Philippine Social Research dahil dito unang makikita ang pakapakapa na approach. Sa approach na ito, hindi na kinakailangan ng malinaw na research design o related literature bago umpisahan ang pananaliksik, lalo na kung ang mga umiiral na materyales ay banyaga sa kulturang inaaral. Ang pagkapakapa ay nilalarawan sa Ingles bilang grouping, searching, and probing into an unsystemized mass of social and cultural data to obtain order, meaning, and direction for research. Noong 1978, ang Sikolohiyang Pilipino bilang subject ay pwede na kunin sa UP sa undergraduate na level. Ngunit ang naging paghihirap ay noong unang semestre ay wala silang aklat aralin. Si Pepua at ang kanyang mga estudyante ay gumawa ng aklat na tinawag Sikolohiyang Pilipino, Teorya, Metodo, at Gamit. Halo-halo ito ng mga materyales na nakasulat sa Filipino at Ingles. Ayon kay Enriquez, dito makikita ang language situation sa Akademya ng Pilipinas kung saan Ingles pa rin ang kalamangan. Noong 1985, Sikolohiyang Pilipino, Issue, Pananaw at Kaalaman ay lumabas. Ito ay inedit ni Allen Aganon at Mas Asumpta David, mga estudyante rin ni Enriquez. Noong 1992 naman, si Enriquez ay naglabas ng librong Indigeneity, A Book of Readings. Maliban sa mga librong ito, mga kumperensya tungkol sa Sikolohiyang Pilipino ay nailatala rin. Ang layunin ng Sikolohiyang Pilipino ay magkaroon ng detalyadong impormasyon hukos sa identidad at pag-uugali ng mga Pilipino. Kung kaya't ang pinakaangkop na gawin upang ito ay may sakatuparan ay gamitin ang wikang Filipino. Ano nga ba ang gamit ng wikang Filipino sa larangan ng sikolohiya? Una, ginagamit ang wikang Filipino sa mga personality tests. Bago magkaroon ng sikolohiyang Pilipino, mayroong mga personality tests na hindi tumutugma sa personalidad ng mga Pilipino. Marahil, iba ang katangian natin sa mga dayuhan. Kung kaya't nararapat lamang na gumamit ng wikang Filipino upang isalin ang mga personality test at iangkop ito sa ating mga ugali. Pangalawa, ito ay ginagamit upang ituro ang iba't ibang paksa ng sikolohiya gamit ang lingua franca ng mga Pilipino. Mas maiintindihan nila ito sapagkat ito ay malapit sa kanilang puso. Halimbawa, mas maipapaliwanag ng mga guro ang konsepto ng bahala na at manyanita gamit ang wikang Filipino dahil ito ay madalas na sinasabi ng mga Pinoy. Wala rin itong direktang salin sa Ingles, kaya makikita rito ang kahalagahan ng sikolohiyang Pilipino upang maipakita ang ating mga katangian. Pangatlo, ito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nahihirapan sa kanilang kalusugan pangkaisipan. Ito ay ginamit rin sa mga batang biktima ng trauma. Kasabay ng pag-usbong at pag-unlad ng intelektualisasyon ng sikolohiya sa wikang Filipino, marami rin itong kinaharap na pagsubok. Naking impluensya ng kanluraning perspektiba sa sikolohiya hindi lamang sa teorya kundi pagdating na rin sa pagsasanay nito, nagkaroon ng muling pagsisiyas at pagdating sa pag-aaral ng mga kaugalian at pagpapahalagang Pilipino. Naging kritikal si Enrique sa usaping ito dahil kadalasang popular na larangan ng pag-aaral para sa mga banyagang eskwela sa Pilipinas, ang kaugaliang Pilipino na sa halos lahat ng pagkakataon ay sumasailalim lamang sa pagsasalin at interpretasyon. Ang kawalan ng pagbababad ng mga banyagang ito sa kultura ng mga tao ay nagdudulot ng baluktot kung hindi mali na paglalarawan ng mga Pilipino. Karamihan sa depiksyong ito ay nakalusot na rin sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas at naisalin na rin mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Tinanggap naman ng tatlong siyentipikong pandipunan na sinalagmay, Salazar at Bonifacio ang muling pagbisita ng mga baluktot na depiksyon ng mga banyaga sa pagpapahalagang Pilipino. Halimbawa na lamang nito ang bahala na para sa Amerikanong sikolohistang si Limbostro ay may hihahalin tulad sa American Fatalism, pagpapasadyos na lamang ng mga pangyayari at pagtanggap ng paghihirap. Sa sikolohiyang Pilipino, hindi ito tinitignan bilang patalismo kundi determinasyon at pakikipagsapalaran. Kaya kapag winiwika ito ng mga Pilipino, hindi ito nangangahulugan ng pagiging balintiyak, kundi papapasyang harapin ang mga pagsubok ganaman ito kahirap. Ganito rin ang kaso ng iba pang mga ideya ng pag-uugaling Pilipino na binigyan bagong perspektiba at konsepto ni Enriquez gamit ang sikolohiyang Pilipino. Taliwa sa kanluranin at banyagang pagpapakahulugan, ilan na rito ay ang salitang hiya bilang kaangkupan o dignidad imbis na kahihiyan, utang na loob bilang pasasalamat o pagkakaisa imbis na obligasyon na bumawi,
at pakikisama bilang pagpapahalaga imbis na pagkakaroon lamang ng mahusay na relasyong interpersonal. Isa rin sa mga aspetong binigyang atensyon ng psikolohiyang Pilipino ang kagawian ng hindi direktang komunikasyon na nagbibigay focus sa konsepto ng pakikiramdam. Pinagpakahulugan sa akda ni Napepua at Protasio Marcelino 2000 ang pakiramdam bilang isang katangi-tanging katangian ng mga Pilipino na makiangkop at maging sensitibo sa mga sitwasyon tulad na lamang sa pakikipag-unayan sa lipunang Filipino. Sa pakikiramdam, gumagamit lamang ang mga kasangkot ng hindi verbal na pahiwatig, nagkakaroon ng pag-atubling mabigay na reaksyon, at nagkakaroon ng pagtitimbang ng mga pangyayari sa isipan. Ngunit para sa mga banyaga, itinuring lamang nila ang gawing ito ng mga Pilipino bilang kawalan ng katapatan at pagpapaimbabaw. Sa pag-aanalisa ni Salazar ng katutubong kasaysay at kultura ng mga Pilipino, ipinuntoy niya ang panloob at panlabas na bahagi ng Pilipinong personalidad. Isa sa mga pinatungkulan niya ang salitang Ingles na honor na may dalawang katumbas sa Filipino, puri at dangal. Ang salitang puri ay tumutukoy sa honor na pampisikal tulad ng mga pinagkakaloob sa pamamagitan ng mga parangal at papuri, kaya't masasabing panlabas. Sa kabilang banda, ang dangal ay tumutukoy sa honor na panloob, ang pagkilala ng sariling halaga, karakter, mga nagawa at pagiging matagumpay. Maaaring kilalanin ang mga nabanggit na katangian sa pamamagitan ng isang parangal o sa katunayan ay mayugat bilang padangal. Ngunit kahit wala ang mga ito, masasabi mong ito ay makikita sa kaibuturan ng isang katauhan. Sa gayon, masasabi ng isang mahirap na mabait, patapat at nagpapahalaga sa kasipagan ay punong-puno ng karangalan. Hindi pinagpapakahulugan na ang panloob-panlabas na dimensyon ay natatangi para sa mga Pilipino. Sinasabi lamang sa psikolohiyang Pilipino na maging maalam at sensitibo dapat ang mga manaliliksik pagdating sa usapin ng pagtalakay sa Pilipinong personalidad. Kinalugad din ni Enriquez ang ideya ng Great Cultural Divide kaugnay ng usapin sa Pilipinong personalidad. Pinatungkulan dito ang dibisyong pangkultura kung saan sa isang banda ay ang mga Pilipino na panatili ang mas makamasang pagtingin sa mundo, kultura at paraan ng pamumuhay. Silang mga nagbabasa ng comics sa mga magazine, nakikinig sa mga soap opera sa radyo, nanonood ng mga palabas sa telebisyon at naghahanap ng kagalingang pisikal, mental at emosyonal sa mga albularyo. Sa kabilang banda naman ng dibisyong pangkultura ay ang mga Pilipinong umaayon sa mas elitistang paniniwala o mga nagtutungo sa mga sentrong pangkultura at teatro upang manood ng mga pagtatanghal. Mababa ang pagtingin nila sa mga Pilipinong nabibilang sa kabilang bakod ng dibisyon. Ayon kay Enriquez, hinahamak ng mga elitista ang mga mahihirap bilang mga bakya o ang tradisyonal na sapin sa paa ng mga kababaihang gawa sa kahoy at popular sa masang hindi nakabibili ng mamahaling mga sapatos. Sa katunayan, may sariling kultura at wikang sinasalita ang magkabilang bakod ng dibisyon. Kung ang mga elitista ay nagsasalita ng Ingles at paminsa-minsang Pranses, ang masang Pilipino naman ay nagsasalita ng Filipino at lengguwaheng rehiyonal. Sa gayon, hindi masasabing rehiyonalismo ang naghahati sa mga Pilipino at ayon nga sa ilang mga manunulat, gawa-gawa lamang ang rehiyonalismo upang magkawatak-watak ang mga tao. Kung titingnan mabuti, sa pangkulturang aspeto, tunay na masisilayan ang pagkakaiba-iba.